magagandang isang makulimlim at traffic na Biyernes sa inyong lahat. No. Pero mabigat kasi ang traffic ko sa bandang H. Lopez at saka sa R10 para sa kaalaman ng ating mga kababayan o dala ng yung pagawaing bayan na ginagawa ng DPWH, so yung skyway papuntang north, no, papuntang Bulacan, Pampanga, Angeles. Pero through the effort of Secretary Villar and the concessionaire at sa lungsod ng Maynila at sa lungsod din ng Nabotas, no, boundary kasi ng Nabotas yun, tingin ko in a matter of a few months matatapos na po yun. At luluwag din ng ano, daloy ng trapiko dyan. Talagang napakarami pong truck sa west side. Kung maiwasan po ninyo yung mga H. Lopez, yung R10, portion of Moriones, some portion of Juan Luna, yung Pritil, yung Kapulong, kung maiwasan po ninyo, iwasan po ninyo. Talagang medyo mabigat po dyan. Yung itong trapiko. Oh, pero so far naman, natutuwa ko kanina, yung GMA7 nag-post ng picture ng Manila dahil isang may netizen pinakita yung malaking portion ng Manila na maluwag naman sa traffic, particularly sa Divisoria. So anyway, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Welcome again to our regular capital report. This is ito po'y maliit naming kaparaanan para sa mga busy-busy sa buhay nila, sa kani-kaniyang buhay, na maipaalam sa inyo ano mga kaganapan at mga gaganapin sa lungsod ng Maynila. It's one way of informing you kung saan napupunta yung buwis na binibigay ninyo, yung mga gastusin pambayan o pagawaing bayan. O, kasi alam ko, abalang-abala kayo na itubuyod ang inyong mga sarili, pero marapat lamang na malaman ninyo kung ano ang katatayuan ng ating lungsod, at least man lamang once a week. Although, dahil doon sa ating Executive Order Number 1, yung open governance through social media, kami po'y napapanood ninyo from time to time, no, sa social media, kasi yun po libre, ala pong yad ba yun eh. Except kinakain nga lang yung inyong mga ano, anong tawag doon, Julius? Data. Pero kung kayo naman sa tingin ninyo mahalaga, pinagpapasalamat namin. Kung na-appreciate ninyo, ipinagpapasalamat namin. No? Ito po'y programa ng Manila Public Information Office headed by Julius Leonen na may crush sa kanyang si Nikki Collins. No? Andito ba si Nikki Collins ngayon? Alam ko, balita ko, nasa City Hall si Nikki Collins. Inaabangan si Julius. Oh. But kidding aside, we're very happy to inform you weekly at the very least of what's going on to our beloved city. Saan po natin noong November 16, nag-inspection po natin yung Ilaya, kung saan alam ko po marami sa inyo na dismaya, bagamat talagang binigyan natin ng pagkakataon muli yung mga vendor doon sa mga perpendicular roads. O, kasi
talagang ang Recto at Juan Luna, Soler ay talagang kailangan ho yan ay pre-op obstruction. O, kasi nga daanan niya ng jeep at alam naman natin ang jeep ay ginagamit ng mga mahihirap nating kababayan. 90% ng gagamit ng jeep ay mga mahihirap. Siyempre ayoko naman sila nababalam, no? Karapatan po ng bawat lahat na magamit ang kalye, hindi lamang para sa kapakanan ng iilan. Habang kami naman nililingon namin bilang pamahalaan kung paano kami makatutulong sa mga iilan nating kababayan na nangangailangan maghanap buhay. Pero siyempre, alam ninyo mga kababayan nating nabibigyan ng pagkakataon maghanap buhay sa Ilaya, Carmen Planas, Tabora, Santo Cristo, MD Santos, o sa iba pa pang lugar sa lungsod ng Maynila kung saan kayo binibigyan ng pagkakataon o pribilehiyo. Hindi po yan karapatan, ha? Uulit-ulitin ko po. Ang may karapatan sa kalsada ay lahat ng tao. Mahirap, middle class, mayaman. Sila po ang may karapatang gumamit ng kalye. Okay? Ngayon, kami naman nakikiusap na rin sa ibang kababayan natin na kayo'y mabigyan ng pagkakataon. Pero yung pagkakataon na yan ay may kaakibat na responsibilidad. Oo, kasi ayoko naman sinasalaula ninyo yung mga lugar na yon dahil gagamitin yun ng tao. Tinitiis na nga lang kayo ng iba nating mga kababayan eh. Pero hindi po pwedeng walang gobyerno. Ngayon, ang regalo naman natin, ayan po, naasfaltohan na po yan. Buong-buo po. Sabi nga nung mga matatanda, hindi na raw sila masasalubsob. Kasi pag nakita nyo po yung kalsada ng Ilaya, siguro sa matagal na panahon, no? Dahil nga punong-puno ng obstruction, hindi na na-develop ng gobyerno. Nung nawala yung obstruction, makapalo na sa aspalto. At may awa ang Diyos sa atin ng mga maliliit na kababayan na iilan na gusto maghanap buhay. Pumanatag kayo. May awa ang Diyos. Baka mangyari, loobin ng Diyos isang araw, mabigyan kayo ng maayos, disente na paghahanap buhay. Na hindi na po pwedeng palakasan, hindi na po pwede mga organizer. Huwag kayong nakikipag-usap kung kani-kanino yung mga nagbibida-bida ng mga individual na kayo ilalapit sa pamahalaan. Naku, wago. Hindi nyo kailangan maghanap ng Superman para makausap ang pamahalaan. Bakit? Kayo po ay mamamayan ng lungsod. Kayo'y kakausapin ng lungsod kung malawak ang pag-iisip ninyo. Kung malawak ang pangunawa ninyo. Dahil hindi po organisasyon ang tutulong sa inyo. Pamahalaang lungsod. I hope naintindihan nyo yung aming mensahe, no? Na huwag kayong magpapagamit kung kani-kanino. Hindi ho sila ang pamahalaan. Ang pamahalaan po, itong pansamantalang inuupuan ko. Ito po ang pamahalaan. Ito po ang pamahalaan. Ito ang maaaring magbigay ng pribilehiyo sa inyo. At maaari rin mag-alis ng pribilehiyo. Ang karapatan, hindi inaalis. Kasi karapatan eh. Pero yung pribilehiyong pinagkaloob, kung sino man ang nagkaloob nun sa inyo, ay siya rin may kapangyariang mag-alis sa inyo. Kaya kailangan maunawaan nyo yun, mga kababayan. Kasi misan, siguro, hindi ko rin kayo masisi, nahirati na kayo sa sabi-sabi ng ilan, na kaya nila. O kita po ninyo, hindi kayo nakababalik. Bakit? Pamahalaan po, na mahala, naggobyerno. Na siya naman kinalulugod ng tao. Ngayon, ako'y nagmamadali. In fact, bago ako mag-capital report, testigo yung ating mga bisita rito. Kanina pa ako labas-masok dito. Dala nang may tinatapos akong plano. Para sa inyo. Tingnan natin kung sino ginto
sino tanso. Oo. Kasi minsan no, ang katotohanan mahirap tanggapin sa tenga. Oo. Pero huwag po kayong magdadahilan. Huwag, ito po mga katwiran na hindi po katanggap-tanggap sa tao. Eh matagal na kami diyan. Diyan na kami lumaki, diyan na kami yuman. Oh, pero hindi po nagbibigay ng karapatan sa inyo. Oh, bagay nga dapat, it's the other way around. Bagay na ipagpasalamat nyo sa mamamayan ng lusod ng Maynila. Akalain ninyo, matagal na kayo. Eh di matagal nyo na napakinabangan yun. Oh, eh ang hiningi lang sa inyo ng taong bayan at ng pamalang lusod ay linisin ninyo yung lugar ninyo. Oh, eh saan kayo nakakita? Bawat posting pinuntahan ko dyan. Oh, inihiyan ng aso. Oh, kaya nga lang, dalawa lang yung paa. Diba? Huwag po. Wala akong masamang intensyon. Isipin nyo na, dapat nyong isipin. Karapatan nyo yan. Pero kung kayo naniniwala sa akin, nako, sa totoo lang. Pagsasaayos lang ang gusto ko. Oh, ayaw kong mang-aapi. Lalo na ng maliliit. Oh, kaya pinipilit ko na tumawid sa alambre sa paggugobyerno. Ayan po ang ginagawa ko. Pero hindi po siguro ako magkakamali kung ang titingnan ko yung higit na nakakarami. Oo. Kaya po, sana nagkakaunawaan tayo at narinig nyo itong mensahe na ito. Umayos kayo. Oo. Para sa inyo yan. Kung yan ang kabuhayan ninyo, pag-ingatan ninyo. Pahalagahan ninyo. Oo. At mangibabaw sa inyo yung malasakit na ibinigay namin sa inyo. Pinagmalasakitan kayo ng pamahalaan, bagay din na pagmalasakitan ninyo ang ating mga kababayang gumagamit din ng kalsada. Hindi yung kumbaga eh, pag may senior citizen, inireklamo kayo sa amin eh. Nasagi yung tindahan ninyo, minumura nyo pa yung senior citizen. Para bang ang abala yung naglalakad? Di ba tayo ang nakakaabala? Kaya medyo may konting kamalian lang ng konti ah, sa ating mindset o yung kaisipan. Kaya siguro wala rin namang masama, no? Wala rin namang masama na sumang-ayon na tayo sa pagsasaayos. Huwag kayong lumayo. Tularan ninyo yung Carmen Planas. Diba? Kita ninyo. Unong sila ay dinisiplina namin dahil ayaw nilang sumunod sa amin na huwag silang magbibigay kahit kanino. Huwag silang mag-aabot kay Edith, kay Patty. O hindi sila nakinig. O nakakuha ko ng ebidensya na nagbibigay sila kung kani-kanino. O kinalos natin sila. Dinisiplina natin. O nung nangako sila, pumunta sila sa tamang ahensya. Kita ninyo ha, ayan, at least siguro naiintindihan nyo ng ibig ko sabihin. Ha? Pumunta sila sa tamang tao at yung tamang tao ay bahagi ng ahensya ng gobyerno ng Maynila. O, isinabi sa akin, yung kagustuhan ninyo na kayo'y magdidisiplina na. O, tingnan ninyo, tanungin ninyo yung Carmen Planas. O, nakapagtinda sila ulit. O, hindi ba yun eh, ganun dapat? Pero, nandyan na yan. Sana bigyan ako ng lakas ng katawan ng Panginoon Diyos na talagang pinipilit ko kanina pa na tapusin yung isang programa natin para sa inyo. So anyway, sana naman sa lahat ng vendor o mga maninindas sa kalye, maging takdang aral sa atin ito na maglinis tayo. Kayo naman ha, ito, panawagan ko. Kagabi may insidente. Sa rekto. Sa mga kasamahan namin, mga kababayan namin naggugulay, maswerte kayo, mga taga Kabanatuan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Benguet, Pampanga, Bulacan. Maswerte kayo, malugod kayong tinatanggap sa lungsod ng Maynila. Nakapaghahanap buhay kayo. Nakabababa ang kulay ninyo. Yan, tulong namin. Okay? Pero wala kayong karapatan na iwan nyo lahat ang basura ninyo araw-araw.
O, ngayon, may kasunduan tayo. Lahat ng basura ninyo na dinala nyo rito sa Maynila, iuwi ninyo sa sarili ninyong bayan. O, yan ang pakiusap ko lang. Kasi, tone-toneladang basura tuwing umaga. Binubuldoser, alam nyo ba, binubuldoser ang basura sa ito? Araw-araw, nagpa-flashing araw-araw. Kayo, yan naman ang obligasyon ninyo. Ha? Tuloy-tuloy nyo, hanap buhay nyo rito sa Maynila, welcome kayo. Pero inihingihan ko lang kayo ng konting responsibilidad na pag noong inyong binagsakan ng inyong gulay at prutas. Ha? Yun lang ang pakisuyo ko sa inyo, ha? Mga biyahero. Ha? O, maglinis kayo. O, huwag nyong iwan. Total, malugod kayong tinanggap dito at dumayo kayo sa Maynila at nakapaghanap buhay. O, ititigil na natin yung pribilehiyong iiwan nyo na lang ang basura nyo at gagastusan ng lungsod ng Maynila araw-araw pera ng taga-lungsod. Siguro bagay naman na isakay nyo ulit sa truck nyo yung mga pinagbalatan ng inyong gulay. Iuwiin ninyo sa inyong mga probinsya, itlagay nyo sa tamang sisidlan at itapon ninyo sa tamang tapunan. Yan naman, siguro hindi naman kabigatan yan. So anyway, pagkatapos natin sa Ilaya, ayan, pumunta naman tayo sa Jones Bridge, yung ating continuous effort to rehabilitate Jones Bridge. At malapit na see you on November 24, no? November 24, sa Linggo. Iaalay na namin sa inyo yung Jones Bridge. Sana magustuhan ninyo. Hindi po perfectong naibalik natin yung lumang panahon. Pero at least maalala ninyo yung bakas ng nakaraan. Ganun man lamang. Ha? Sana magustuhan ninyo. Talagang grabe po ang paglilinis yan, pagsasaayos. Pero marami na nagpa... O nga pala, o panawagan ko, marami kasi sumusulat sa akin na kung pwede raw sila mag-pictorial, mag-shooting, o pictorial ng mga kasal, o kung ano-ano man. O. Eh, kung may bayad daw ba? Libre po. Wala pong bayad. Manawa kayo dyan. Instagramable o Facebook o sa kumpanya ninyo, manawa kayo. Gamitin ninyo ang Jones Bridge sa inyo yan. O, sa inyo po yan. O, kaya lang sana pagka nagpa-picture kayo sa akin, may bayad, etneb, etneb. Giniginaw kayo? O, pasesya na kayo. Ha? Ako, naka-jog jeans. Eh. Jacket ako. Segway. Ayan, ha? O, pagkatapos yan, the same night, no, tumakbo tayo sa Calabash Road, no? Kasi nakita ko yon nung kampanya, napakadilim. Sana, meron ka bang video nung madilim pa bago binuksan? Ayan na po ngayon, yung park nung Calabash Road sa Balik-Balik. Yan, ha? Iingatan ninyo mga taga-Sampaloc. Para sa inyo yan. At saka yan, hindi po yan ginawa dahil Pasko lang. Pangmatagalan na po yan. Tapos, may awa ang Diyos. Maibalik ko kasi dati dyan, Julius. Just so you know, bata ka pa yata noon, Julius. Noong araw, nilagyan natin yan ng pre-Wi-Fi. Yan, public park na yan. Kaya lang, siyempre, nawala ako sa pamahalaan. Nawala na rin yung Wi-Fi. Inalis. Yeah. So anyway, Danda. Yeah. Ano lang yan, napaka-simpleng ano. Wala pong rocket science. So, yan. Marami salamat ha sa ating city engineering, city electrician. Imagine ninyo walang ilaw yan, ang dilim po niyan. So, tapos, ang haba ho nung gabi ko na yan, Diyos ko. Bumisita tayo sa Presinto 3. Dahil
may nag-viral na video na isang bayani nating MTPB na si Adrian Lim, no? Yan po, 21 years old. Hindi niya talaga, kumbaga, hindi niya inunawa ang kanyang kaligtasan. May patupad lang niya ang batas. Yan po, sa presinto ni Colonel Magdaluyo, no? Yung Tolonges, nasa Hoyo na. Ayan, nasa Oblo yun, nasa Kodlico. Ngayon, ang update. Di ba, nag-uusap kami. Ayan yung ano, pakita mo yung video na kay ano yan eh, Chairman Annalyn Vital Santos. Ayan o, tingnan nyo. Yun o, talagang kinaladkad niya. Tingnan mo, kawawa naman yung enforcer natin. Ang hindi ko maintindihan dyan, nakabili ka ng magandang kotse, natakot ka magbayad ng 500 piso. Ayun, boom, binangga. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng kotse, nakapamerwisyo pa. Yan, tatagal-tagal ka na dyan. Yan pa. Talagang papatayin eh. May masasagasaan pa. Talagang ano eh, no? Hindi ho pinayagan yan. Talaga nakakulong na yan. Positive ho sa drugs. Nandirag test. Yan ang nagagawa ng droga sa kaisipan ng tao. So, nakakulong na yan. Total, pinag-uusapan natin, ha, mga pulis-pulis. Yung ating kampanya since July 1, no, nung tayo naupo about sa mga wanted. Dahil ayaw kong pamahayan ang lungsod ng Maynila ng mga wanted. Maraming salamat naman sa ating kapulisian. Tuloy-tuloy tayo nakakahuli ng mga tumakbo sa husgado. No? Natutuwa ako sapagkat nung nagkausap kami nila General Balba, ang ating bagong district director. Alika, General Balba. So, sumama ka saglit dito. Makisuyo nga. Pare. Alika. Oo. Just so you know, mga kababayan, para tuloy-tuloy ang programa, ito po si District Director General Balba. We are happy to share it to you through the effort of General Balba and the officers of Manila Police District. No? Nako, ang ganda ho ng araw na ito para sa mga taga-Maynila. Alam niyo po kung bakit. Meron tayong anim na wanted. Ito, may hinabol pa. Maya-maya, tingnan natin. Ito, ano, tingnan ninyo. Nakakatuwa naman itong mga to. Tingnan ninyo, ha? Ba't hindi ka matutuwa sa Manila Police District through General Balba? Biri nyo, natutulog to katabi ninyo. Namumuhay ito. Sige, sok pa mo to dit yan. Alagay. Sige. Nakaposas naman. Baka mangagaw ng baril eh. Sige, dito, sanang ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, pampito. Buti hindi kinagat ni Yorme. Ito yung ating mga ano officers, no? Halika, pare. Ito po mga kababayan. Tingnan ninyo ha. Sa MPD 2, Manila Police District Precinct 2, ha? Led by Police Captain Nestor Goson Mercado under Police Major Magno Labunos Galliora Jr. Member uno to ng Batang City Jail, si Gian Carlo Laudiano. Sino si Gian? Ikaw ba? Top 2 ka. Second honorable mention ka. Top 2 most wanted ng MPD for the crime of murder. Tapos kalahobilo lang natin. Kasama-kasama lang natin sa komunidad. Can you imagine? Sumunod, Michael Lopez, arrested by MPD2, led by Captain Nestor Goson Mercado and Police Major Galliora Jr. Top 3 most wanted. Michael Lopez.
Ikaw ba yun? Kaso, murder. Arrested by MPD District Intelligence Division led by Police Lieutenant Eduardo Zaragoza Jr. Top 2, wanted. Regional level, mas matindi to, it's pang-rehiyon to. For the crime of murder. Norburn Salazar. O ba yan? Ito. Station 7. Arrested by Intelligence Section Tracker Team led by Police Captain Manuel Calleja. At siyempre, proud naman ako. Magaling to si Balba. Alam niyo ba ang bagong precinct commander ng presinto 7? Si Annie. Di ba? Maganda na, matapang pa. Yari kayo, mga tolongges kayo. Mga commander ho yan. Ang ikinalulugod ko sa style ni General Balba, noong nag-uusap kami, sabi niya, "Sir, pwede ba akong maglagay ng mga commander na police na babae?" Ba, sabi ko, oo. Di ba naalala niyo lagi ko sinasabi sa Maynila? Naalala niyo since July 1? Sa Maynila, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Walang bakla, walang tomboy, walang babae, walang lalaki. Lahat pantay-pantay. Ayan, awa ng Diyos. Kakaupo lang yung mga yan. Nadali agad. Thank you, Colonel Annie Magellan. Thank you. Keep it up. Si Mark Anthony Bernardino. Sino ka? Ikaw. Ito, top 1. Valedictorian. Most wanted person. Wala niyo yung crime. Murder. Sumunod, Station 11, Station 7 ulit. Headed by Captain Manuel Calleja. Under kay Annie Magellan pa rin, Colonel. John Michael Barcelon. Ikaw yan. Top 1, valedictorian. Robbery. Rosendo Ponte. Sino si Rosendo Ponte naman? Ikaw ba? Top 3, most wanted. Person for the crime of what? Rape. Bigyan ng safeguard yan. Regaluan nyo ng sabon pag pinasok sa hoyo. Taga Station 6 ang nakahuli. Headed by Police Lieutenant Colonel Evangeline Martos. Yan, beautiful. Yari kayo. Sumuko na kayo. Kasi bakit to? Bakit to mahalaga sa amin sa kampanya natin ni General Balba para sa inyo? Abay, kung ang husgado, nagawa nilang takbuhan. Ano pa yung ordinaryong pulis? Ang masakit yung pulis naka-uniforme. Sila sibilyan. Puro mamamatay tao ito. Di ba? Pangalawa, ang hindi maganda, mamumuhay yung ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Kahalubilo itong mga to. Hindi yata magandang paggugobyerno yun. Ang gusto ko, magkaroon ng kapanatagan ang bawat pamilyang Manileño. Kapag natutulog sila, wala silang kapitbahay na maaaring gahasahin ng kanilang anak. O maaaring pag-interesan ng kanilang ari-arian. O maaaring, wala, makursunadahan lang sila. You will never know. Now, the question is, bakit sila tumatakbo sa mata ng husgado kung ala naman talaga silang kasalanan? Pwede naman sila ipinoproteksyonan ng batas. They are suspect until proven guilty by the court. Pero yung pagtakbo mo, medyo magkakaroon ng killing ang aming pananaw.
na mukhang ikay may kasalanan. Ayun ang aking pananaw lang. Pero bahala na ang husgado dyan. O, tapos ito, hinabol. O. Ngayon lang, mainit-init pa. Saan yung picture nito? Yung kanina, nasa top list to eh. Di ba? Oh, anyway, ito, re-arrested. Top 6 most wanted person district level sa buong Maynila, ibig sabihin. Alan Aguila Anora. Sino to? Naku, buti hindi ka nakagat ni Yorme. Yung aso ko, ayaw ng ganyang kulay na damit eh. Malaki yun, no? Si Yorme. Ayan. Kaso, rape. Anyway, ito naman eh. Sino nakadali rito? Intelligence? Warrant section. Ayan, warrant section. Kayo sa warrant, very good. Keep it up. Yan, maraming salamat sa ating kapulisyan. General, maraming salamat sa iyo. May sasabihin ka sa ating mga kababayan, panawagan. Ano man ang pwede mo ipanawagan sa kanila. Ano naman po, nais namin magpasalamat sa mga tumulong sa ating mga kapulisyan sa pagbibigay ng information para itong mga tao na ito ay mahuli ng ating mga kapulisan. Alam po ninyo, napakalaking bagay na ang mga impormasyon na binibigay ng ating mga kababayan. Isa po nag-lead sa ating mga kapulisan para mahuli itong mga ganitong mga wanted persons. Na isa ito sa mga priority project ng ating mayor dahil sa kagustuhan niya na makapagbigay ng kahimik at matiwasay na lungsod ng Maynila. Kaya nagpapasalamat tayo din sa ating mga kababayan. At ganoon din sa sipag ng ating mga kapulisan sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin. At umasa po kayo na sa aming pamumuno ay ni Mayor ay patuloy po namin gagawin ito sa abot ng aming makakaya. Thank you. So, sa ating mga kababayan, ipinagpapasalamat namin sa inyo. Kayo'y unti-unti nang naniniwala sa ating kapulisyan at sa pamalang lungsod sa pagbibigay nyo ng inyong mga impormasyon sa mga person of interest. Tama po ang isang kasabihan na sinabi po ni Edwin Burke, "For evil to succeed is for good men to do nothing." Kaya po sana lagi nyo kayo, huwag kayong magsasawa na bahagihan kami ng mga impormasyong makatutulong sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan, kalinisan ng lungsod. Kasi yan po ay para maging maaliwalas naman yung ating pamayanan. Kami naman po sa maliit naming kaparaanan ay mag-iigi kami ng trabaho namin. Sampu ng ating mga kasama na kapulisyan sa pamumuno ni General Balba. So, maraming salamat sa impormasyon na ipinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much sa inyo. Pare. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, pare. Thank you. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you. Thank you. Keep it up. Sige, maraming salamat, Jen. Mag-ingat ka na. Thank you. Palakpakan natin yung mga pulis natin. Kahit na lang sa palakpak, sumiksikliglig at umaapaw pa. Although, trabaho namin yan, but with your appreciation, nabubus ang moral namin. So, yan po. Dahil napag-usapan, mga les po. Yan. So, going back to our report, no? Tapos noong kalunisan, maga-maga, tinira natin, nagdagdag ho tayo ng mga doktor. Doktor, nurse, at iba bang kawanin ng lokal na pamahalaan, yung promotion ng ating mga kasamang empleyado. Kasi po, tingnan ninyo,
Marami po rito ang istorya, 30 years, 25 years, hindi na po promote, or hindi na permanent. Tapos, ang pamahalaan, may kampanya labanan ng endo. Di ho ba? O di, bakit kami mismo pamahalaan ng number one violator ng endo? Di ba? Kumbaga, sometimes it doesn't make sense, but we have to make sense as a local government unit. No? Kaya kami, unti-unti, tinutupad namin yung ating tungkulin na maproteksyonan at magbigyan ng pangmatagalang solusyon yung katatayuan ng isang empleyado ng pamahalang lungsod. O, yan. Yan, tinira natin. Magam-maga yan. Bago nag-plug ceremony yan, Julius, ano? Aga mo din, ah. Nagkita kayo ni Nikki Collins? Hindi kayo nagkita. So, yan po. Sa ating mga bagong talaga na permanent employees. O nga pala, si Adrian Lima, ano na siya? Permanent employees na siya. Kasi from JO na MTPB, o ngayon permanent employees na siya. So, kaya, anyway, sa mga bagong kasapi, promoted at permanent employees ng aming mga ospital at iba't ibang bahagi ng pamahalang lungsod, galingan po ninyo. Ha? Huwag niyong sayangin yung oras at pagkakataon na ibinigay sa inyo ng pamahalang lungsod. So, sumunod, that was 6 o'clock, 6:30 dumating po. Maraming salamat kay North Cotabato, Governor Lala Mendoza. Thank you very much. Ha? At sa kanyang kasama, si Congressman Raymond Mendoza ng TUCP at Pag-ibig Deputy CEO Alex Aguilar at dating Congressman Angelo Palmones. Bumisita sila rito at nagpasalamat po sila, no, na yung naitulong, yung konti natin naitulong sa Cotabato sa pangyayaring hindi natin gusto, aberya yan, mahirap po mag-governor, mahirap po mag-mayor sa isang dinilubyong lugar. Napakahirap po. Kaya sa maliit nating kaparaanan, maraming salamat kay Dr. Vicky Bello. Ginawa niya akong model. Totoo naman eh. Kasi nag-iisip ako ng pamamaraan kung paano makatulog sa mga kababayan natin sa Cotabato. Kasi ayaw din natin mangyari sa atin yun. Dahil ako, naniniwala ako pag nangyari sa atin yun, kakailanganin din natin ng tulong sa ibang mga kababayan natin. Maraming salamat kay Dr. Vicky Bello. Dahil ako'y model ng Termaj. Kaya habang tinitira, alam niyo yung mukha ko, hindi ko pinagagalaw yan, tubig-tubig lang yan eh. Habang tinitira yung mukha ko, sabi ko, para sa Cotabato. Totoo lang, hindi ho sa pagbubuhat ng bangko, Diyos ko. Kung malaman ng nanay ko yung kukulatain ako ng nanay ko. Kasi sabi niya sa akin nung araw, basta tubig lang. Sa mukha, tubig. Tubig. But anyway, thank you very much, Miss Vicky Bello. Bello Group of Companies, sa mga staff. Yung pera ninyo, dire-direcho sa Cotabato. Maraming salamat sa Pascual Laboratories. Kasi sila rin. Ginawa rin akong model. Ito, Silium. Silium. Naka-raise tayo ng 5 million. 3 million kay Dr. Vicky Bello, 2 million sa Silium. Kaya sana po mapakinabangan ninyo dyan. Yan po ay tulong ng mga batang Maynila sa ating mga kababayan dyan sa North Cotabato, sa maliit naming kaparaanan. Nawa, awa ng Diyos, makaraos kayo agad, no, sa inyong kalalagayan ngayon. May awa naman ng Diyos. So anyway, ayun na. Pinagpapasalamat ko kay Secretary DILG Undersecretary Epimaco Densing III, Undersecretary Bernardo Florese, at iba pang opisyal ng militar. Sila po dumating sa plug ceremony natin. Maraming salamat, ha, Secretary Anyo. At
nadadala so yung ating mga malalaking ahensya ng gobyerno. Kaya no, nagkaroon tayo ng seremonya dyan. Oh, yan. So, tapos dumiretso tayo sa yung regular na, ayan, ako Diyos ko, ayan o, oh, tingnan ninyo, hindi mabura. Ayan, 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 ayan. O, oh, yung mga graffiti na yan. Ayan. Pinakita lang ho namin sa inyo na hindi siya biro. Pero ngayon, pininturahan na po yan ulit para umaliwalas. Okay, lang ginamit ko, yung sana ay pambibili ko ng lapis. Pambibili ko ng chok. Ng notebook. Para sa mga estudyante. Eh, estudyante rin gumawa niyan eh. O, ipinambili ko ng thinner. Pera niyo yan, ha? Baka kala niyo. O, dapat ipinambili ko na lang yan ng paracetamol, amoxicillin, heringilia, benda. Hindi niyo kasi nakita yung totoong picture eh, kung gaano kahirap mamahala. Pero tingin ko natuto na tayo sa ating mga leksyon. Nagkapwa-tawad na tayo, huwag na kayong uulit. Kundi patutupad ko. Kundi ako nagkakamali, ha? Re-reviewin ko nga. Hindi ko kayo kakasuhan sa ordinansa. Mababaw lang ang kulong nun. Mababaw lang multa nun. Ikukonsulta ko sa abogado. Baka kayo pumasok sa in violation of the revised penal code. Kung di ako nagkakamali, Article 327. Defacing, destroying, ayan mga. Ha? Malicious mischief. Ayan. Baka pumasok kayo dyan. Para matagal-tagal kayo sa loob ng kulungan. Kasi pag nasa loob ka na ng kulungan, nagmumuni-muni ka eh. Tapos kakantay mo na yung kanta ni, sino ba kumanta na? Si Melda Papin? Saan ako nagkamali? Kasi kailangan namin ipatupad ang batas eh. Kami naman wala nang, sa totoo lang. Sa totoo lang ha, huwag namin pansinin yan, trabaho lang yan eh. Pero hindi eh. Diyan nagkakaroon ng chaotic situation eh. Yung mga small things na yan. Pero anyway, tapos na yan, water under the bridge. Sana nagkaunawaan na tayo na ayaw namin yan sa lungsod ng Maynila. Ayaw ng mga taga-lungsod ng Maynila yan. Para lang sa kaalaman ninyo. Okay? Tapos, oy, good news. Nag-donate po ang Firefly Electric and Lighting Corporation. Maraming salamat sa Firefly Electric and Lighting Corporation. Nagbigay sila ng 2,000 kapis light sa kanilang, binigay ho nila sa atin. Maraming salamat ha, Firefly. Nakakatuwa naman. When it rains, it pours. Ha? Nakakatuwa. So, magagamit ho natin yan sa ating mga parke. Diba? Kapakinabangan ng tao. At maraming salamat sa Nobel Queen Universe candidates na nagpunta sa atin. Dito, ayan. Ayan, no. Ay, si Yorme. Si Yorme. Yorme! Laki ni Yorme, no. Baby pa ho yan. Maraming salamat. Tapos, tinanggap po natin ang donation ng Starkey Hearing Foundation na magdo-donate ng 200,000 hearing aids, no. Para sa ating mga may sakit sa tenga. Maraming salamat Mr. Owen Olende, Mr. Manfred Stoyl. Sorry ha. Dr. Salve Olalia at Dr. Norberto Martinez ng UST. Maraming salamat sa inyo. Kasama natin dyan si Vice Mayor Hani Lacuna at si Fernan Bermejo. Ngayon, naipaliwanag natin. After that, good news na naman sa ating mga senior citizen at PWDs. May bagong kumpanya na sumapi sa ating programa. Nag-MOA signing tayo kasama ang Wendy's. At Contis, no? Wendy's and Contis. Sila na rin po raw ay tatanggap na ng mga senior citizen employees at PWDs.
Ang dami na. Sana magtuloy-tuloy, no? Magtuloy-tuloy. Ako yan, nagsimula ho yung programa na yan dahil sa nakita ko sa abroad. Tapos kinonseptualize namin at binahagi namin as platform of governance. Pinalad kami dahil sa inyo. Isinakatupara namin. Totoo na siya. Tupadlaway na. Dati laway-laway lang. Ngayon, natutuwa kami, napapakinabangan na ng senior citizen at PWDs na sila ay kumita na muli. Kaya maraming salamat sa mga netizen na nakaka-appreciate na mga bago nating programa na katulad yung sila pinagsaserba ng senior citizen, ng PWDs, pinopost nila sa Facebook. Napapansin po namin yun. Kaya maraming salamat sa appreciation ninyo. Okay? Pagkatapos niya MOA na yan, haba nung araw na ito. Isang araw pa lang ito pinagkukwentuhan natin. Di ho ba may nag-viral sa ano? Julius, pakita mo nga yung nag-viral. Yan. Makikita niyo po yan sa Top Avenue. No? Yung insidente na yan. Akala mo may holdapan. No? Akala mo kung ano man. No? May nag-away. Bang. Bang. Ayan. Akala mo ninanakawan na naman ng prutas yung tao. Prutas, 'di ba? Pinipitas yung tenga. Pinipitas yung kwintas. Hindi ho, yung pala yung personal na away. Pero ipinagpapasalamat ko yan sa isang netizen, no? Nag-tweet kasi concerned siya, which is tama naman, 'di ba? One morning makakita ka ng ganyan. Kaya ako gustong-gusto yung mga netizen ngayon, talagang nagpo-forward na sila eh. Yan, inaksyon na namin. Nagkapaliwanagan. Yan pala, may istorya pa before that. Nakita lang natin yung video. Yung video, okay yung naka-panting pink ka. May dumahan, naka-pink ka. May insidente ho yan. Yung nanununtok, kaibigan niya na Argabyado, hinipuan yung asawa. Pinagtanggol lang niya. Yung kanyang kaibigan at asawa ng kanyang kaibigan. Pero nagkapatawad na ho yan, yung Grand Theft Auto. Si Julius okay din to, no? Di ba Grand Theft yun? Ano na po yan? No? So, hindi po siya nakawan. Personal na alita na nagkabati na sila at naggawa na sila ng mga apidabit na hindi na sila maghahabulan. Pero pinangaralan ko yan. Si Jomar, no? Kung di ako nagkakamali. Jomar nga ba pangalan? Sabi ko sa susunod, huwag nila ilalagay sa kamay nila ang batas. Kasi baka mamaya, katulad yan, muntik siya mapahamak. Sa initial mong impression, kala mo nang-aagaw siya, di ba? Paano kung halimbawa, mali chismis? Kaya nga ayaw ko nagpapaniwala sa chismis eh. Dahil baka magkamali ang gobyerno. Buti yan, kita ninyo. Yan, maliwanag na. Okay, nako, ito na po. Importante uling panawagan. Alas 4 ng hapon, binisita tayo ng Department of Health sa pangunguna ni Yusek Lili David at Direktor Eric Tayag, kasama nina Dr. Gina Pardilla, Dr. Laitan, Dr. Pox Pangan ng Manila Health Department. Meron tayong kampanya for the past 1.5 months now, yung labanan ng polio. All that's ang polio sa Maynila, no? Headed by our Manila Health Department through Dr. Pox Pangan. At pinangungunahan ng DOH, no? DOH ang partner natin diyan na labanan ng polio. Yung unang buwan natin 52%, no, ang nag-avail. Tapos nanawagan din tayo dito sa programa natin. Ang report sa atin the other day 83% na. Ibig sabihin tumaas bigla. Muli po, kung kayo po ay naniniwala sa akin, mga nanay, mga tatay, lolo, lola, dali nyo na po yung inyong anak o apo, isang taon hanggang 5 taon, sa ating mga health centers. Papatakan nyo na po. Patako yan, hindi po yan injection. Para yung polio. Delikado po yan, ang polio po ay nakamamatay. So, libre po. Ang dami natin. Naka-stock ngayon sa Maynila. Huwag na natin
problemahin later on dahil hindi natin ginawa yung dapat natin gawin. At maganda ho dito, mga kababayan, ha? Hindi naman ho sa pagbubuhat ng bangko, sa tulong ng DOH, sa tulong ng Manila Health Department, we were guided. We have enough vaccines for you. Sayang, libre na, oh. Tirahin nyo na. Alam ko naman, meron tayong konting pagdududa dahil sa naganap ng mga nakaraan. Oh, pero hindi naman kailangan isasaalang-alang natin yung para bang pinagbabaliwala na dahil tayo naging biktima ng isang bagay. Hindi po. Iba naman ho yung sakit na ito. Saka ho ito, bata pa ho ko, meron ng ganito. Magpapatak na po kayo sa mga health centers natin. Libre po. Libre. Walang yadba. Dadalhin nyo lang ang inyong mga apo, mga anak. Kaya ako nananawagan, sumanggunin na po kayo sa ating mga health center o mga umiikot na BHW. Ha? Makisuyo lang po. Para po yan, masawata ang sakit na polio. Ang sakit na polio ay nakamamatay. Delikado pong sakit yan. Ha? O, tapos, dumating din dito ang Park Foundation at Tondo Football Team. O, ayan, yung Park Foundation, tutulong din sila sa Maynila. Maraming salamat, ha? O, tapos, okay. Naku, ito na naman. Pinintura, may vandalism doon sa Araulio High School. Hindi na yun, vandalism. Ang ikapupuri natin, ang pinupuri natin, yung mga grade 10 na yan. Bakit? O sila ho nagkusa, lumabas sa eskwelahan nila. Pininturahan nila, voluntarily. I think that is a strong statement na ayaw ng mga bata dinudumihan yung kanilang eskwelahan. O, ayan, sinasabi ko sa inyo. O, ako talaga, tinanong ko yan, ha? Totoo bang volunteer-volunteer yan? Baka ni-require ninyo. Ay, hindi po. O, talagang sila ho yan. Nag-volunteer sila sa mga teacher nila. Maraming salamat sa mga teacher ng Araulio, sa pamunuan ng Araulio. Bakit? Magaling kayong guro. Dahil nagpalaki kayo ng mga ganyang estudyante. Natama ang pag-iisip. Congratulations sa pamunuan ng Araulio. Ha? Maraming salamat sa mga bata na yan. Mga magulang na nanonood ngayon, kung napapanood din yung anak ninyo, mamaya bigyan nyo naman ng candy. As a form of appreciation. Diba? Na ang anak mo may ganyang pag-iisip, magbo-volunteer para sa pagsasayo. Sa mga bata na yan, ha? Sana mabasa kayo ng ulan. Para dumami. Mabuting loob, eh. Diba? Yan ang dapat dumarami. Kahawaan. Diba? Kung ang kasamaan ay nakakahawa, dapat ang kabutihan nakakahawa din. Nung panahon namin ni Major Ibay, nung elementary pa kami, may pelikula nung araw. Yung Gremlins ba yun? Pag nabasa ng ulan, dumarami. Pero mga masasama yun. Huwag yun ang madadami. Anyway, at nako, good news. Ewan ko kung nagamit na kanina ng mga MTPB ito. Ang ganda-ganda. Pinagpapasalamat ko kasi nung tinanong nila ako, anong color? Sabi ko, mint green para international standard. So maraming salamat sa Genesis International Freight Forwarding Corporation. Nagbigay sila ng 1,000 raincoats. Diba? At may jogging pants pa. Bigyan ng jacket yan. Tingnan nyo po. Ayan. Tiway na naman. Maraming salamat Mr. and Mrs. Henry So at Mr. Renz Mariano at kay Kunsyala Irma Alpo, Doktora Irma Alfonso ng District 1. Siya po ang naglapit sa akin yan. Si Kunsyala Irma Alfonso. Ayan po siya, nasa kanan, si Kunsyala Irma. Yung nasa kaliwa, yung pamilya na nag-donate. Maraming salamat, ha? Genesis International Freight Forwarding Corporation. Napakakapal ho nung kapote. May zipper pa. Parang jug. Yan, may zipper. Karami na sa akin itong jug, ha? Di ba? Pasok lagi. Ang ganda po talaga.
Saka yan ang gusto ko kasi yan yung nakikita ko sa British Police o sa Paris Police, sa abroad. Oh, yan ang kulay na ginagamit. O at least wala pang halong politika yan. Oh, yan. Okay, maraming salamat ha, Mr. and Mrs. Henry So at Mr. Renz Mariano. Oh, tapos binisita rin tayo ng Christian Bishops and Ministers of the Philippines. Maraming salamat sa inyo. At pagkatapos nun, dumiretso tayo sa Christmas lighting ceremony ng Sheraton Hotel. Maraming salamat sa Sheraton Hotel sa patuloy ninyong pagninegosyo sa lungsod ng Maynila. No? At kasama natin dyan si Vice Mayor Hani Lacuna. No? Sa mga taga Sheraton Hotel, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa Manila Times. Sana ba yun? Toits, ano? Ito. Ito nga ba yun? Oh, ito. Maraming salamat sa Manila Times at sa Asia Global Leaders Award. Tayo po'y ginawaran ng titulong Man of the Year ng Manila Times. So maraming salamat sa inyo. Ito po ay award ng Lungsod ng Maynila at ng mga kababayan namin. Hindi po sa akin yan. Mga kababayan ko, para sa inyo yan, mga kababayan. Kayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon, bagay na sa inyo yan dapat. No? So maraming salamat. Ha? At sa, yung ito, bad news. Kanina, good news yung MTPB. On the same hour, huli-huli. Ninyo ah. Ito si Bossing ng otong. Ako manhinaw. Ito kringin lang pala, no? No? Ito? Ha? Parang pinampala. Nangungotong pa yun. Ha? Nangungotong. Ha? Nangungotong. Yan, no? Oo. Huli ka kayong balbon. Diyan ko sa Jollibee ah. Diretso na yan Jollibee, diretso kain. Sipse ka pa ah. Sipse pa ako pa ah. Taong ba yung ating? Pagkakagusto ng taong bayan. Yan na, binigay ng lisensya. Pinupost ng taong bayan, napapanood ko eh. Pero ganun din, pag masama. Kaya ingat kayo mga MTPB. Limasin ko camera ngayon, tumpukan ng laban. Kahit sino, may camera. Tsaka huwag yun ang gawin yun. Huli-huli. Tawarin sa pangungutong dahil masama ang impresyon ng MTPB sa mata ng tao. Eh marami nga nagbubuting MTPB. Di ba? Huwag niyong gamitin ang pagkakataong binigay sa inyo ng pamalang makapaglingkod para abusuhin ng tao. Huwag. O yan ha, mga MTPB. O yan. Netizen, makikita mo, nagko-cover yung netizen. Ako, may duda ako rito eh. Matagal nang gawain to eh. Kaya siguro na-champuan nung netizen eh. Kasi netizen nasa second floor eh. Oh. Talagang inabatan siya eh. Oh, but anyway, that's water under the bridge. Ano pong garantiya namin sa inyo mga kababayan? Tanggal na po siya. Tapos. Ganun kasimple. Hindi na po siya bahagi ng pamahalaan. Siya po'y tinanggalan na ng uniforme, ID, panikit ni Director Dennis Biahe. Traffic na nga, nangungutong pa kayo. Ang tingnan ninyo yung ano, kalye, bantayan, no? Para makapagbigay ng ginhawa sa taong bayan. Ay, nako. Anyway, nagpunta rito yung I Am World, yan, amazing coffee, at saka amazing organic barley, yan po sila, yan, para magyad ba ng 1.5 million sa kakulangan nila sa akin bilang modelo ng kanilang kumpanya. O ngayon, ang good news, ha? Teka ha, titignan ko. Teka, marami pa pala rito. Ang good news, meron pang ibang kumpanya na kukunin tayong model. Bakit good news? Mamaya, siguro nandito sa Capital Report. Kasi lahat ng malilikom ko, ibibigay naman natin, ha?
Lahat ng iyayad ba sa akin sa pagmo-model, ibibigay ko naman sa mga taga-UDM. Maggagawa tayo, kanina kausap ko si President Malutikia, maggagawa tayo ng mga computer laboratory. Pero hindi ho patak. Hindi patak. Patakbuhin. Hindi ho. Bibigay natin kung ano itsura ng private school na computer lab. Yun din ang dapat makuha ng mga public school student. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Kumpanya, bibigyan ako 1 million. Yung isang kumpanya, ito, yad ba sila? O 1.5 million. O, para lahat yan sa UDM students. O, dito sa Universidad de Manila o City College of Manila. Kaya may awa ang Diyos. At maraming salamat sa aking kaibigan na si Chinky Tan dahil dinala niya si Vincent Eloy Munoz. Nagbigay siya ng 40 by 40 na charcoal painting. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakatirada ng bata. Ang galing. Oh, yan ang art. Sana, meron ka? Wala kang picture. Oh, ayan, nandiyan dyan. Bali, okay na yan. Oh, maraming salamat ha. Vincent Eloy Munoz. O Munoz. Hindi yan. Ito, yung charcoal. Yan oh. Oh, hindi na. Sige, Julius, halika. Namimiss ka na ng viewers. Gusto ka nila makita. Oh, halika rito. Oh, dito. Dali mo, Julius. Todits mo. Pakita muna natin. All around talaga si Julius, eh, no? Ayan po, oh, binigay niya. Ba't tinatakpan mo mukha mo? Ayaw makita ni, ano? Nikki Collins. Ayan, no, si Julius. Oh. Ayan po, si Julius. Thank you, ha? Thank you, Vincent, at saka kay Mr. Chigitan. Oh, balik ka na doon, dali. Oh. Mawawala yung tagahawak ng ano system. Siya rin po, alam niya, all around yan. Bata na yan, Diyos ko. Magaling yan si Julius. Oh. Ete, ayun, at 3:45, ito na yung sinasabi ko. Oh, ang nokma ni Yorme, chooks to go. Meron ka naman, Julius, pakita mo nga. Oh, nagbigay sila ng 3 milyong piso. Oh, yun yung gagamitin ko sa ano. Ayan, ang nokman ni Yorme. Alam mo, natuwa lang ako. Pero palang portion dyan na ginagawa ng chooks to go na bahagi ng kita nila sa bawat manok na matitinda mapupunta sa atletang Pilipino. Kaling, ano? Ayan, oh. Ayan po si yung presidente. Oh. Ayan, 3 million. Sabi ko, hold on to it. Di-design namin yung computer laboratory tapos paparenovate namin yung annex ng UDM doon sa may bandang Quiapo, Santa Cruz. Nokma ni Yorme, chooks to go. Ang nokma ng Pilipino. Ayan, ayan. Pasok! Talaga naman. Artista in to, it's eh. Oh, pero yung jug, grabe ah. Buong EDSA, Skyway. Kanina sa nagtahan, nagpunta ako sa PUP. Oh, ang laki. Oh. Pwede pa pala ako. Tawag na yung tanghalan. Pwede pa kami portion. Oh. So, maraming salamat. Yan po. At siyempre, ito, aantabayanan na lang natin. Ha? Meron pang dalawang kumpanya rito. Oh. Talagang... may awa ang Diyos, makakalikom ako ng malaking pera para sa mga estudyanteng mahihirap ng UDM o ng siyudad ng Maynila. Okay? Your turn. Kayo naman, aking mga kabataan sa lungsod ng Maynila. Tapos, pagtapos nun, nagkausap po kami ni Congressman Nery Colmenares. Nagkapaliwanagan kung ano yung side noong kabila at pinaliwanag ko rin anong side ng pamahalaan. Tapos ipinakita ko sa kanila, sabi ko, Kong, tingnan mo ito, ang pangharap po sa mga kababayan nating walang bahay.
Sabi ko, yan, no? Yan yung sinasabi ko, bakit ko idol si ano, Lee Kuan Yew. Yung in-city vertical housing program. Natutuwa naman sila. Basta ako, pipilitin ko, sawa ng Diyos. Ha? Pipilitin kong mabigyan ng maayos na panirahan yung mga natutulog sa highway. Sa gitna na, tumirik na, ano, nagtusok ng bahay na, yan, pinakita ko sa kanya. Maraming salamat naman na kay Congressman, dating Congressman na Nery Colmenares. So, sa panahong pinagkaloob niyo sa amin, para maunawaan ninyo ang layunin ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga may hirap nating kababayan. O yan. Maraming salamat. Okay? At saka, after that, tumungo tayo sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Makati. Maraming salamat sa inyo at ako'y naging bahagi ng Metro Manila Mayor's Forum. Kasama ko po dyan ang ating kaibigan na si Mayor Francis Zamora ng San Juan at ang magaling, matalinong Mayor ng Pasig, si Mayor Vico Soto. Ako naman o yung pangatlong guest, no? So maraming salamat ha sa PCCI. Maraming salamat sa inyo. Grabe, no? Hanggang balikad lang ako ni Tokayo. Tokayo ko yun, si Francis eh. Ako naman, Francisco. Tapos nagkita kami ni Mayor Vico. Nagkapasalubong kami sa lobby. Yun, matalinong bata yun. Magaling. Matalino eh, siyempre. Pagka sana, nahawaan niya ako sana. Gusto kong gamitin yung talino niya minsan eh. Sana maambunan ng konti. Ako naman kasi pagka may ginagawang maganda, gusto ko rin kinokopya eh. Basta sa buhay, lalo sa pamamahala, pwedeng mangopya. Huwag lang kayo mangongopya ng assignment. ng eksaminasyon. Huwag yung gagayahin nyo. No? Yung mabuti lang ang kokopyahin ninyo. Ha? At marami salamat din sa Manila Chinese Action Team. Yan, nagbuo sila yung ating mga Pilipino-Chinese na naninirahan rito sa lungsod ng Maynila. Sabi ko, welcome kayo magnegosyo, pero huwag kayo mga argabyado ng kapwa namin Pilipino. Kaya okay naman sila. Yan. Maraming salamat dyan, ha? Thank you. Maraming dinonate na yan. Sila yun, naalala nyo, may 2,000 wheelchair tayo. Yan. Nakuha mo. Saan ba to? Itong si ano? Paul Joshua? Yan. Isa siya sa mga PWDs na nagbenepisyo nung wheelchair. Taga Tondo High School. Teka, babatiin kita mamaya. Special ka eh. Galing mo naman. Quiz B. Magaling ka sa math? Para pa lang ako ikaw. Ako, math, magaling din ako eh. Bata pa ako, ha? Mga 6-7 years old, matalino na ako sa math. Lucky 9, 41, Pusoy, Pusoy 2. Ay, di ba mathematics yun? 2 lines. 5-4 lang yun. Ekartada 5 ka. Ang panalangin mo, 4. Dinuebe. 5 plus 4. 9. Mathematics. Di ba? Ay, pagka 5 plus 1, 4 plus 1. Ha? Hirit pa yun. Huwag mo yung igugod yun. Paano mo nahuhuli? Paano mo mahuhuli ang kalaban mo? Paano mo mahuhuli ang kalaban mo? Kartada 6. Alam niyo paano? Pag sinabi mo, hirit ka pa. Pag sinabi niya, good na. Ibig sabihin sa isang hawak nun. Ibig sabihin, pwede na. Kasi pag 7 kartada, o 7 ang baraha mo, 8, good. Gaganunin mo lang yun. Matawang. Pero pag alanganin, 6 ka lang.
Sinisiro, huwag niyong tutularan yun, ha? Ginagawa ko ng patay. Doon nga ako na-discover, eh. Sa lamayan ng patay, eh. Kaya sabi ko sa iyo, ano pangalan mo? Paul Joshua, sabi ko sa iyo, magaling ako sa math. Bata pa lang, mathematician na ako. Okay. Sumunod, kanina lamang, maraming salamat sa Co-Ed, College of Education ng PUP. Maraming salamat. Una, happy anniversary sa inyo, 10th year anniversary, no, sa Co-Ed. Bakit to? Eh, first time mo sila nagbigay ng gawad parangal. Sa isang politikong katulad ko, first time din sila nakaisip ng award, inabot kami ng ulan. Nabasaho ko kanina. Pero pinagpapasalamat ko yan. Ito pong pagkilala na ito, inahandog ko po sa bawat Manileño, sa bawat batang Manila. Ang napangaralan, nagbigay niyo po ng parangal ay ang mga kababayan natin dito sa Manila. Kanina lang po yan. Marami salamat sa ating presidente, sa mga member of Board of Regents, deans, teachers, sa mga estudyante, sa mainit ninyong pagtanggap. Grabe. Kahit ako, natutuwa po ako. So, thank you. Ayan po ninyo. Sana manatili na magampanan namin na mabuti ang aming tungkulin. Maraming salamat sa inyong appreciation at pagkilala. Okay? Pagkayari, nako, pasensya na doon sa Philippine Health Association, hindi na ako umabot. Dapat kanina pa ako sa inyo, kaya lang punong-puno na ako, nasa Manila Hotel kayo. Patawad po. Ako na humingi ng pasensya, di ko na kinaya. Kasi dapat after that, didiretso habulin ko kayo sa Manila Hotel, hindi na ako umabot. Kasi ang good news naman, dumating po si Secretary Berna Romulo. Yan. At sampu ng kanyang mga kasamahan sa ahensya. From Intramuros Administration, NPDC, and other agencies. Maraming salamat. Bakit po? Maraming salamat, President Rodrigo Duterte. Dahil ang DOT, Secretary Berna Romulo, is the alter ego of the President. We are very grateful na maibabalik na ang La Madre Pilipina. Ano po yung La Madre Pilipina? Iyan po yung apat na estatwa sa paanan ng Jones Bridge. Pag siniyasat po ninyo, minsan mag-aano tayo, mag-atitrivia tayo. Apat to yung La Madre Pilipina bago magkagera. Nagkagera, nadurog. Kasi yung Liberation Army, Allied Forces, is about to cross Jones Bridge going to Intramuros. Ang ginawa ng Japanese Navy soldiers who did not follow the order of General Yamashita to go further north, and they stayed in Manila and inside Intramuros, ang ginawa para ma-delay yung advance ng Allied forces led by the American soldiers. Ang ginawa ho nila ng mga Hapon, binomba po yung Jones Bridge at nagkanda sira-sira. At out of four na La Madre Pilipina, ayan po yung isa na sa Luneta. Uuwi na siya sa bahay niya sa Jones Bridge. Maraming salamat, Director Cecil Lorenzana ng NPDC. Yung dalawang natitira pa ay nasa Court of Appeals. Pag tinignan ninyo sa picture ng building ng Court of Appeals, may makikita kayong dalawa doon sa paanan, sa una. Yung po yung La Madre Pilipina. Nagpapasalamat kami sa Court of Appeals kasi inaalagaan nila. Pero siguro sa tamang panahon, kami susulat na opisyal kay Chief Justice na maibalik sa kanyang bahay yung La Madre Pilipina. So maraming salamat, President Rodrigo Roa Duterte, Secretary Berna Romulo, at lahat ng mga ahensya ng DOT sa mga tulong ninyo sa lungsod ng Maynila. O ngayon, mga kababayan,
yung ating mga senior citizen at barangay officials, libre na raw kayong makakapamasyal sa mga pasyalin sa Intramuros. Isa yun sa MOA natin. Palakpakan naman sa DOT. Another good news, hinikayat na ni Secretary Bernard Romulo at ni Director ng ating Intramuros Administration na ang lahat ng mga building, gusali, sa loob ng Intramuros ay sisindihan na ang kanilang ilaw sa gabi. Same thing with the Intramuros Golf Course. Maraming salamat sa post office. Maraming salamat kay Director Barnes ng lahat ng ating mga museum. Bubuksan na rin ang mga ilaw. So sa gabi, Manila will be City of Lights. Di ba? O ngayon, meron na lang kaming challenges. Para alam nyo na, madilim po ang Top Avenue. Ayan ha, para ano tayo, alam namin kung anong kakulangan namin. Madilim po ang Top Avenue at iba pang bahagi ng malalaking kalye sa lungsod ng Maynila. Bakit po? Kasi mapapansin nyo may poste ng ilaw. Maganda po, gawa po yun ng DPWH. Pero nagkaroon nun ng problema sa tinatawag na road board, kung hindi ako nagkakamali. Nung nagka-problema, naiwan yung poste, hindi lalagyan ng ilaw. Ginagawa na po ng paraan yan, ng lokal at ng DPWH. May awan Diyos, may awan Diyos. Kaya konting tiis na lang sa kadiliman na nakikita ninyo sa Top Avenue at iba pang major thoroughfares. Pero pansinin nyo na lang para alam ninyo kung totoo o hindi sinasabi namin. Tingnan ninyo, may poste. Kaya lang walang ulo. Ayun. Tinamano yun ang perwisyo ng pagkakatigil ng road board. Pero I think through Secretary Villar at kalang mga district director, gagawa naman ho ng pamamaraan. At kami rin naman bilang lokal na pamahalaan. So anyway, maraming salamat ulit. At siyempre, doon sa ating La Madre, yung isa, ginagawa na po ni Mr. Jerry Acusar. Yung isa, parang replika. So sana nga, maraming salamat. Las Casas de Acusar sa Bataan. Si Jerry Acusar po, siya po ang tumutulong sa atin para maayos ang Jones Bridge. Ang pinakabagong development doon. Bagay, makikita niyo naman na. Pinagsamang Europe at San Francisco Bridge. At maraming salamat kay Yvette Fernandez, isang manunulat, at sa iginuhit ni Nicole Lim. Ito po ang bagong librong pambata tungkol sa Maynila. Good morning, Manila. Lalabas na po ito sa mga bookstore. Bumili na po ko ng kopya para sa inyong mga anak. Kung merong Good Morning Manila, may Good Night Manila. Galing eh. Bakit po? Bakit ko pong hinihikayat na ang inyong anak ay magkaroon ng CP nito sa mga bookstore? No? Bakit po? Kasi pag tinignan nyo po yan sa oblo, tingnan natin ha. Ito muna. Ayan muna. Tingnan nyo po yan. Mga lugar sa lungsod ng Maynila ang mababasa nila. Sulit na sulit para sa inyong anak. Yung parang simple history or glimpse of Manila. City Hall. Tapos nakikita mo na kung gaano kabisi ang Maynila. Di ba? May mga tula. Yan . Pero may catch ho dyan, ha? Ay kinuwento sa akin kanina ni Miss Yvette, ha? Kinuwento siya sa akin na si Nicole, isinama ako. Hindi ko nga alam . Ganina ko lang nalaman. Si Secretary Berna pa bumulong sa akin. Katulad ito, ito. Ayan, Quiapo Church. Pansinin niyo kung nasaan ako. Ayun, Ayun, ang galing nga . Pero hindi naman akong ako. Meron pa yan sa mga, sa Roas Boulevard, may nakita rin ako. So, ito po, maganda siguro, para sa murang edad, ang kultura, kostumbre,
o heritage ay unti-unti nang nasa sa isipan ng mga bata at maisapuso nila kung paano maging batang Maynila. Ayan po ha. Good morning, Manila. Good night, Manila. Pambata. Diba? Sense of history. Saka English at Tagalog. Diba? Tingnan mo ha. Basahin natin saglit ha. Total, tapos na ako eh. Ay, meron lang akong update maganda para sa mga ospital. Anyway, papalubog na ang araw sa loob ng Maynila. Ibig sabihin, good night. Maynila, at oras pa para umuwi sa bahay. Sasakay tayo ng bus at panonorin ng pagkutitap at pagkislap ng mga ilaw ng mga chubibo. Naalala niyo ba yung chubibo? Sa perya. Ang galing niyo. Pero may tawag din doon sa salitang kalye. Pag pinapaikot-ikot ka ng kausap mo, huwag mo akong chinuchubibo, ha? Para alam niyo lang, ha? Baka minsan magamit ko, eh. Buti na yun dito, may natutunan din kayo. Pag pinapaikot-ikot ka ng kausap mo, diba tinotolongges ka? Huwag mo akong chinuchubibo, ha? Ayan na, nagagamit ko sa kalye yun. Dadaan sa mga hilera ng mga bulaklak sa pamilihan. Badangwa. At babatiin ng magandang gabi ang monumento ni Rizal. Ba, Rizal Park. Nang maging maganda ang araw na ito, magandang gabi, Maynila. Sa napakagandang aklat ng tula na ito, matututunan ng mga batang mambabasa ang pagtatapos ng araw sa pamamagitan ng pagpapalaga at pagpapasalamat sa kabigha-biganing ganda ng lungsod ng Maynila sa gabi. Ayan. Kuha na kayo ng kopya. Good news! Update. Ba, okay. Pinoproseso na po. Magkakaroon tayo ng bagong CT scan machine. 128 slices. Ophthalmic operating microscope. 2 unit ng ECG. 3 channel. 1 unit optical coherence tomography with angiography. Angiography. 1 unit fluorescein. Sorry ha, hindi ko mabasa. Fundus angiography. 1 unit perimetry. Meron ba ng doktor dito? Ayan, siguro naintindihan niyo sinasabi ko. Sa Santa Ana Hospital naman, digital. 1 unit digital radiography x-ray machine. Justice Abad Santos elevator. Hospital ng Tondo, 5 ECG machine, 3 channel, and 2 units ng infant incubator. Okay? So, yan. Kaya, may awan Diyos. Doktor, nurse, nagdadagdag tayo. Improving the facility. Now, equipment. Tapos, medicine. Kompleto ang hospital na magamit ng taong bayan. Marami sila. Tapos naaspaltuhan na po yung hospital ng Tondo. Sa may Abad Santos, yung harapan, inaspalto na yun. Napakaganda po. At least umaliwalas yung harapan ng hospital ng Tondo. Huwag niyo pong lagyan ng obstruction. Pang-emergency po yan. Kung kayo, yung kamag-anak ninyo ang ang nalagay sa alanganin. Okay, iniimbitahan po namin kayo, ito na, tourism. No? Iniimbitahan po namin kayo sa Viva Manila, pasine, pa-concert at palaro. Ito po ay gaganapin sa November 29, 4 p.m. sa Cartilla. Bakit ito Viva Manila? Dahil marami salamat sa Viva Films. Sila ho nagbigay sa atin ng karapatan. Ng kanilang copyright na maipalabas sa publiko. Ayan. Maraming salamat ha, Viva Entertainment, Pinoy Box Office, at siyempre sa ating direktor at sa kanyang mga kasama. Ayan, sa kanyang mga kasama sa Manila Tourism and Cultural Affairs Bureau, Director Charlie Dungo.
Direktora, direktor. Julius. Direktor. Direktor. La. Direktor sa araw, direktora sa gabi, ganun ba yun? Mahal natin yan si Charlie. At saan po na kanyang mga kasama at kawanin natin dito sa MT Cab, no? Ayan po, November 29. Nako, dadami na naman ang tao. Tapos sa nakausap ko na yung Mercato sa BGC. Mukhang pupunta na sila sa lungsod ng Maynila. Si RJ Ledesma. Nakausap ko siya kasi pareho kaming awardee noong isang gabi. Kaya Mr. RJ Ledesma sa Mercato Group, welcome kayo sa Maynila. Dito nyo gawin yan, wala kayong yad ba? Ang gusto ko lang, magkaroon ng pagkakataon, may maghanap buhay dito sa lungsod ng Maynila. Nang maayos at malinis. Yun lang naman ang ano natin. Ang babayaran lang nila, katulad ng binabayaran ng ordinaryong ambulance vendor. Diba? Wala naman silang dapat na masyadong alalahanin. Okay. Sa ating mga kababayan, sa Bitas Aquatic, libre po. Yung ating pa-swimming sa Tondo Sports Complex, libre po yan. Pre-use of basketball court, 8 to 12, 1 to 5. Yan, Sentro Malikain Malileño Sports Complex. Yan, yung ating mga sports complex, libre po yan pag ang publiko ang gagamit. Pero pag ang mga pribadong kumpanya magpapa-schedule, yad ba kayo? Okay lang kayo mag-yad ba? Kasi kumpanya naman kayo. Pero yung mamamayan at Batang Maynila, ay dapat wala ho yung yad ba? Dahil sa inyo yan eh. Ngayon, pamantasan lusod ng Maynila. Congratulations sa November 2019 Civil Engineering Licensure. 93% passing rate. October 29, October 2009 Psychometrician Board Exam. 97% passing rate. PLM Top 2 Performing School. Top 5 PLM Graduate Alexis Dolores. Kita ninyo, magagaling talaga produkto ng PLM. Congratulations sa mga guro. Congratulations sa liderato ng PLM. Congratulations sa mga students ng PLM. Congratulations sa inyong lahat. Gawin nyo pa yan. Totodohan pa namin kayo ng pondo. October 2019 Electronics Engineering and Electronics Technician Licensure Exam. 100% passing rate. Galing ng PLM. Congratulations sa mga PLM students. Sa mga guro, we're proud of you. Sa mga estudyante, we're proud of you. Sa liderato ng PLM, Director President Leyco, at sampu ng iyong mga kasamahan sa PLM Board of Regents. Okay? Tapos na po. Haba, no? Ito na ang bati portion. Okay. Pero bago bati, pasalamat portion muna. Ang dami na naman pong perang dumating sa lungsod ng Maynila. Ayan o. Peso, dollars, sa buong mundo. Ito. Pasalamatan natin to. Ayan o. Wow. Nakakatuwa naman. Nagpadala po si Senator Kiko Pangilinan ng pagbati. Ayan. Maraming salamat po. Natanggap po namin. Maraming salamat. Ayan po. Ito na. Basahin natin ito. Blank check. Charot. Magugulatin kayo ah. Blanko lang yung pangalan. Bakit? Baka hindi siya sigurado na kung ano ilalagay sa pangalan eh. Pero 50,000 pesos. Nabubuhay ang dugo nyo eh. No? Okay, basahin na natin ha. Ageless Society. Ladislawa Village, Buhangin, Davao City. Donation for vertical housing.
161,000 cash and $100. Ayan. Ha? Sa mga taga Davao, oh, thank you very much. Oh. Swerte ni Treasurer, oh. Oh, may fundraiser siya rito. Oh. Oh, Pedro Arige, La Habra, California, USA. Donation for vertical housing, 50,000 pesos. Ayun, malamang siya to each. Oh, yan. Taga California. Oh, ayan, oh. Check it talaga. Oh, ingatan ninyo, ha? Baka may address to kay Julius. Oh. City of Manila to. Palagyan mo na lang. Oh, siguro naman na tatanggapin. No? Tapos, ha? Margie Lapis from New York City. Ha? Julius, sinabi mo ba? Ayan, yan. Gusto ko yung ginawa mo, Julius. Pwede yan mamaya sa ano, ha? Anong tawag dyan, Julius? Sa OBB? Sa closing billboard? Oh. Para makita naman nila na nakarating na sa atin yung pinadala nila. Pagpapasalamat natin. Margie Lapis from New York City, $100 for vertical housing. Grace Cabales and Nerissa Lagdamen, San Jose, California, donation $100 for vertical housing. Anonymous Dasmariñas Cavite for vertical housing, 1,000 pesos. Mr. Victor M. Lim, President CEO, Spectrum Group of Companies. Donation, 50 sacks, real detergent powder, 350 grams times 5,000, or worth 500,000 pesos, 1.7 tons, in support to Manila Cleanup Drive. Tama-tama, ito yung ginagamit ko sa paglilinis ng palengke araw-araw. Maraming salamat sa ating mga empleyado ng palengke, empleyado ng mga city government sa kanilang mga respective places. Araw-araw, naglilinis tayo ng palengke. Oh, hindi kailangan maanggo. Ayan, sakto yan. No? Bubula. Bubula ang mga palengke. Oh, talagang doon natin gagamitin yan. Ha? Sa ating market administrator at sa mga administrador ng mga palengke sa lungsod, maraming salamat sa inyo at sa mga kawani. Oh. Ituloy-tuloy mo lang. Julius, siya nga pala, no? Regularly nagpo-post sa akin yung ano, yung palengke ng price list. Oh, regularly post yung sa PIO page. Oh, para makita ng tao yung disparity ng presyo ng mga gulay, karne, and so on and so forth. Ha? Oh, so maraming salamat, Victor Lim, President CEO, Spectrum Group of Companies. Mr. Aquino, from Mabuhay Tundo, house miniature, bahay ko yan. O, pakita mo nga. O, yan ang kinalakihan kong lugar. O, ito, nakakatuwa. O, ayan. Ay, sinasabi nyo may condominium kayo. Kami may tondominium. Ayan. Thank you, Mr. Aquino. Ralph Rivera Pangilinan, Tayuman Tondo, Manila. Visual art portrait of Yorme. Thank you. Dante Pajardo, Manila Series Frame. Levi Yu, artist, son of William Yu. Okay. Elisa Pineda, Gagalangin Tondo, Black Jacket. Roylan Marlang and Cedric Mariano, founder, Hans Inclusion, Pasay City. Wood frame portrait of Yorme, Hans Inclusion T-shirt. Thank you. Will Bicuna and Perla Hernandez, health supplement. Will Bicuna and Perla Hernandez from Las Vegas, Nevada, USA. Oh, health supplement, thank you. At Maui Policarpio, Don Bosco, Parañaque City. Pencil, portrait of Yorme, God first, wood frame, thank you. Boji, Leia, and Sara Habalia Yamson. Oh, two pieces, Irvin salted egg fish skin. Ako, matitira to ni Yorme. Mm. The dog. One piece Starbucks mug collection for Ninong Isko. Ba, oo nga, ito yung inanak ko. Anak to ni paring Alex Habalia. Cecil A. Lanas, OSB. Benedictine Sisters of Eucharistic King, Cubao, Quezon City. Christmas card. Thank you. Don Bosco Youth Center, Tondo, Incorporated. Gift, ball pen and calendar, 2020. Chup Shop, care of Mark Anthony Bernal and Domingo Street, San Juan City.
3 t-shirt. Oh, ayan. Ayan po mga binigay ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Ito po na yung mga pera. Ito yung mga binigay po ninyo. Ito po. Nasa akin po lahat. Ayan o. Oh. Ay, ang galing o. Oh. Julius, may bago o. Oh. Diba nakakatawa? Hmm. Diba? Nakakatawa o. Oh. Ito, si John Mariano, in t-shirt. Oh. God first. Ang galing. Oh, thank you, ha. Ayan lahat. Oh. Yung ibang engka, oh, padadala ko yan sa, ano, ha, sa swerte ngayon yung mga sa Boys Town, sa Girls Town. Sa sarap ng pickups nila dun. Oh. Mm, pati mga dilata. Oh, oh. Oh, yan. Para naman sa ganun, eh, hindi lang ako ang mag-i-enjoy. Ha? Oh. Bire nyo. Chooks to go ang nokma ni Yorme. Ah. Plugging. Okay. O ngayon, bago yung pabati, ha? Panais ko munang batiin. Ito dapat yung tularan. Paul Joshua Suba. Tondo High School. Ha? Taga Tondo High ako eh. Taga Tondo High. Siyempre, I'm proud. Oh, ngayon, ang mga sikat, di ba? Ano yun? Letran, Ateneo, UST, UP, oh, yung mga school, Lasal. Ba diba? Laban sila ng laban. Ng basketball, di ba? Pinag-uusapan ng taong bayan yan eh. Oh, isang araw, oh, mapapalaban din kayo sa Tondo High School. Yeah. Mangarap ka, isko. Oh, anyway, oh, maraming salamat sa pagbisita mo, Paul Joshua Suba. Oh, siya po ay estudyante ng Tondo High School. Si Joshua ay grade 7. Eh, ah? 9. Oh, amity ka? Section 1. Ah, numbers na ba ngayon? Oh, kasi nung panahon namin, letra eh. Amity, bravery, charity, diligence, endurance, faith, honesty, EFG. Generosity. Generosity. Honesty. Industry. Justice. Knowledge. O, yan ang mga... Pero alphabetical yon, A, B, C. O, ikaw, section 1. Siya po ay first place local science fair. O, first place din sa local science quiz B. Rank number 5, district level. Metrobank MTAP Math Challenge. O, rank number 5, division. Metrobank MTAP Math Challenge. Second place, local MAPIC Quiz B. Rank number 3, overall. Grade 7 and grade 8. Overall? Grade 2 po. Grade 8 po. Okay. First place, local science fair. Quiz B. Rank number 5, MTAP winner. Grade 9, regional YWCA Olympics, third place. No. Top 1 list and second grading. Huh? Tondo High School. Francisco Dumagoso, magaling sa mat. Ah, ano to? Ano to? Wala yan. Charot. Paul, maraming salamat sa iyo sa pagbisita mo. We're happy that the city government serve you in your needs. And I hope you continue to inspire others na yung mga physical challenges sa buhay natin ay hindi hadlang at wag maging hadlang sa ating pagkatao o sa pamumuhay. Kaya, Paul, hindi sa binubuhat ng bangko, isa sa programa ng pamahalang lungsod ay bigyan ng pagkakatao makapaghanap buhay ang mga PWD. Siguro naman, nabasa mo na yan sa pahayagan at nakita mo na rin yan sa mga Facebook. Kasi tinataguyod ko ang pagbibigay ng pantay-pantay na pagkakataon sa lahat ng tao. Kaya, yawa ang Diyos. Ha? Galingan mo, and we're proud of you. Okay, now, bati portion. Kasi papagalitan ako ni Julius pag hindi ko to binati. Oh. Oh. Emilio Gagi, Marites Gagi, Ignacio Reyes ng San Diego, California. Oh. Tondo High School alumni, Ramil Malyari, Consuelo Albam,
Helen Grace Villanueva, Lira Yutok. Eh, kaklase ko itong isa eh. Si Lira ito eh. Padulas ka, may Lira. Doray Lucas. Oh, yan ha. Okay. Oh, ngayon, shout out for the Capital Report, November 22, 2019. At si Councilor Letlet may pinasisigaw eh. Patahabol nyo nga si Councilor Letlet. Tanong mo kung sino... Sa likod ng page, wala eh. Wala. Alam ko may pinapabati si Councilor Letlet eh. Nanonood daw sa atin lagi. Oh, anyway. Oh. Ito naman. Studio audience. Social talaga eh. Studio audience eh. No? Hello kay Carl Tantoco from M Residences. Yan. Oh. Andito rin po City Hall. Sina Remo Lobe Panada from MMHE. Yan. Enterprise. Dr. Lisa De Leon na pamangkin ni Joey De Leon. Mike Go. Pati na rin si Rad C. O si Rad, saka si Bench Dario from Plastic to Fuel Technology. Ayan ha. Pabati portion. Hello po. Happy viewing kina Engineer Harvey Castro and Engineer Donita. Cruz, Donita Cruz from DPWH Bridges Management Cluster. Hello rin po kina Olivia Mariano de Guzman, Elizabeth Terese de Guzman, or Therese, or Teresa de Guzman, and Marilyn Serrano, Walter ng Germany. Shout out rin kina Antonio Lising, Alberto Lising, ng Queens, New York. Cubao? New York to, New York. Hello rin po pala kina Mami Corazon de Asis. Sa Aureliana family, hello. Lalong-lalo na po kay Dr. Ruel na bagong uwi lang from Buena Park, California. Welcome home. Happy 70th birthday, Mrs. Ida Paino Benepayo. Happy viewing na rin po kina Emilia Nicanor Martinez, Angelica Luis Manyaol, Estrella David Manyaol, and Carlota de Guzman. Det John McLean ng MPD 11. Hello sa'yo. O, akin na yan. 7:30 po tayo. O, may dinner. O, kausap ko kasi mamaya yung taga-Taiwan. O, patapos na rin ako. Lonnie Sales ng PLM. Hello. O, Tanyedo family, particular kina Castel Tanyedo at Victor Tanyedo. Happy viewing. Kay Mar Kenneth Tablada. Hello rin. O, okay. Asan na yung kay ano? Letlet. Wala na? O, sige. So anyway, maraming salamat sa mga binigay ni po ninyo. Ano? Ayan, ayan po lahat yan. No? But, happy Friday. TGIF. Ano? Thank God it's Friday. So, muli po mga kababayan. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo dito sa aming lingguhang programa kung saan nag-uulat sa inyo ang pamalang lungsod ng mga gawain at gagawin sa ating pamalang lungsod at sa pamayanan. Nananawagan din po ko sa linggo, kung wala kayong gagawin, pumunta kayo sa Jones Bridge. Meron no tayong launching ng ating Jones Bridge. At binabati ko ang mga taga Justice Jose Abad Santos General Hospital awards from Philippine Hospital Association. Best in healthcare waste management. Second runner up in 100 seconds jingle making contest composed by Jessica Rochelle C. Almasan, nurse. Back to People's Choice Award for most number of Facebook likes. Universal Healthcare Law para sa Manileño ng 2019 and Infection Mapuksa 2018. Best Infection Prevention Control Nurse Award for Mr. Magno Elento Jr., nurse. Outstanding Hospital for Level Government. Level 1 Government. Back-to-back Overall Winner for Level 1 Government. Oh, yan ha.
Justice Obe Jose Abad Santos. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng Justice Jose Abad Santos Hospital. So anyway, maraming salamat sa inyo. Napakinggan niyo at napanood niyo yung ating mga good news at bad news, no? Sino yung babatiin let? Ha? Gaming idang, binabati kita, gaming idang. Ha? Binabati ka ng iyong kaklase na si Councilor Letlet Sarkal. Oh. Kailan kayo magkaklase nito? Noong 1960s? Ganun. Anyway, gabi na. At ako'y lalakad pa. Trabaho pa ulit. At muli po. Mga kababayan, ang gobyerno ng lungsod ng Maynila o ang bagong pamamahala ay hindi perpekto. Sumasablay, nagtatagumpay. Ganun yata talaga. Wala yatang perpektong gobyerno. Mano pa, sa lungsod ng Maynila, kami humigit kumulang 10,000 tagapaglingkod ninyo sa lokal na pamahalang lungsod. Napakalaki po ng aming organisasyon. Umasa po kayo, kapag naging mabuti ang aming mga kasamahang kawani, kikilalanin po namin sila. Kayong mga kawani nagbubuti, kikilalanin namin kayo. Umasa kayo. At pumanatag naman kayo na kapag isa sa amin ay nagkamali, hindi ko naman po kukonsentihin. Kung may kapangyarihan rin lang naman ako na agad-agarang ipinagkaloob sa akin, no, ng batas, ay tutup din ko po kagad yon upang sawatain ang mga mapang-abusong kawani ng pamahalang lungsod. Nakita nyo naman, na, unang araw ng linggo, meron tayong kinapurihan na dapat tularan na MTPB. Sumunod na araw, meron naman tayong kinamuian dahil sa kawalang yan. Ganyan po yata talaga ang paggugobyerno. Hindi kami perpekto. Pero sa maliit naming kaparaanan, ang araw-araw na ginawa ng Diyos, salamat sa Kanya, kami po'y magbubuti, magsisikap, na mapaglingkuran kayo ng tapat, maayos, at maging sa tulong ninyo, maging maliwalas ang lungsod ng Maynila. Ang inyong pamahalang lungsod ay walang layuning makapanakit ng damdamin. Hindi po yun ang gusto namin. Ang gusto lang natin, yung mga bagay na nakasanayan nating baka mali, ay maituwid natin o maitama natin. Siguro naman, wala namang masamang magbago para sa kabutihan. Kami po, basta po, pipilitin namin mapaglingkuran kayo ng tama, sapat o higit pa sa kaloob ng Panginoon Diyos. So, sana po tayo'y nagkakaunawaan. Basta po, sa inyo, lagi ko sinasabi, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayong kapwa batang Maynila. Kaya po muli, bago magsara ang gobyerno ngayong linggong ito, sa regular na araw ng kanyang pasok, ako'y muling nananawagan sa inyo, buong kababaang loob, nakikisuyo ako sa inyo. Sa lahat ng sektor, tulungan niyo po kami mga kababayan. Hindi po namin kakayanin mag-isa ito na magsaayos ng lungsod ng Maynila. Gawin natin to, wag na lamang para sa atin at wag na natin tingnan ang ating mga sarili. Gawin natin to sa mga anak natin at salinlahi natin nang sa ganoon, wag sila makakita ng dugyot na Maynila pagdating ng araw. Wag na natin sisihin ang nakaraan sa kapalpakan nila. Wag na natin sisihin ang nakaraan sa kadugyutan nila. Wag na natin sisihin ang nakaraan sa pagiging salaula nila sa paggugobyerno. Harapin na lang natin ang suliranin ito sama-sama upang ang lahat ng gagawin natin ngayon ay aalay natin sa ating mga salinlahi. Kaya po, nakikiusap ako sa inyo, tulungan niyo po kami. Kailangan po namin ng tulong ng bawat isa sa inyo. At sana nga, mapagtagumpayan natin to all together. So muli, sa may mga sakit, ipinanalangin namin na sana hawakan kayo ng Panginoon Diyos at kayo'y gumaling. Sa may mga suliranin, sana madinig ng Diyos.
ang inyong mga panalangin sa Kanya at makaraos kayo. Oh, ipagpasalamat nyo naman din sa Diyos kung may mga bagay na kayo natamasa o nakamit. Oh, dahil siguro kung nagkaroon tayo ng oras na humingi ng tulong, oh, dapat magkaroon din tayo ng oras na magpasalamat. Bagay na dapat natin pagpasalamat sapagkat ilang bilyon tayo sa buong mundo yung nadinig ng Diyos yung mga kailangan mo sa Kanya. At kung meron pa kayong pagdaraanan, panalangin na rin namin. No? Sana malagpasan nyo ang lahat ng iyan. So muli, mga kababayan, ito po ang The Capital Report, ang lingguang ulat ng pamahalang lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Director ng aming Manila Public Information Office na si Julius Lunen na may crush si Nikki Collins. Hmm. Sikat na si Nikki Collins. Ha? Handog namin sa inyo sa maliit naming kaparaanan ay mabigyan man lamang kayo ng impormasyon. At sana'y patuloy kayo na sumubaybay sa aming programang ito. At kung gusto nyo naman makatulong din sa iba with regard to information sharing, i-share po ninyo itong aming programa para na rin sa kaalaman at dagdag kaalaman ng iba nating kababayan. So muli, ako po ang inyong lingkod, ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Maynila, Isko Moreno, nagsasabing magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Thank you. Natin ay tinabag na KKK, Kaunlaran at Kagandahan sa Kamaynilaan sa pamagitan po ng Bayanihan Beautification Project. Ibig sabihin lang po nito, sa tulong na paraan, una nga po ng local government natin at saka ng community, ano ba natin mapapaganda yung Manila? So, isa pong paraan dito, yung ganitong mga proyekto. Isa pong stretch nito, yung lahat ng columns dito sa Antonio Villegas Street, ay inuksan na po natin yung 19 columns. Ang gagawin po natin ngayon, nilalagyan na po natin ng mga designs yan, katuwang ang mga bayanihan naman ng ating government at ng mga youth, yung kabataan.
These are students from different universities in Manila. Katuwang ko, syempre, ang mga artist ng Anggono. So, bayanihan in terms of tulong-tulong na pagpapaganda ng ating kapaligiran. Ika nga, pag magandang paligid, positive vibes yan. So, kasama na po doon, nagiging optimistic tayo, tutuloy na sa kaunlaran. So, katulad po ito kanina, if you notice po behind, may design na po. Yung mga kabataan natin dito, binigyan natin sila ng konsepto ng modern bayanihan. Teamwork, ika nga, tulong-tulong. Hindi pwedeng kanya-kanyang hagod, hindi pwedeng kanya-kanya kung saan niya gustong gumuhit o magpinta. So nagkaroon sila ng assignment among themselves, o ako ang magagawa ng stem, ako ang mag-shading, ako ang mag-extend ng mga leaves. So doon pala makita natin yung konsepto ng tulungan, ng teamwork. Gusto nating ipaalala, ibalik ang Filipino value na napakaganda, yung nga pong tulong-tulong through bayanihan touch.